Abol ka, dali. Abol! Yan. Dami. Siyo ko nang tumigil. Siyo ko nang humito. Itong ano, itong bago kong mga kliyente. Ayos. Lalo na yan, si Ma'am Melba. Mukha mo. Bakit? Oh, kliyente, lahat ng kliyente. Pare-pareho lang tingin sa atin ng mga yan. Ay, tinan mo yung mga building na yan. Tingnan mo. Oh, ano? Kita mo? Oh. Magturo ka ng isa dyan. Sabihin ko sa'yo kung sino naging kliyente ko. Akala ng mga tao, dali-daling kumita ng pera sa ganito. Hindi lang nila alam. Pati nga tayo eh, hindi natin napapansin na uubos na tayo. Mawawalan na tayo ng libog. At hindi lang sa sex, ha? Sa lahat ng bagay. Alam mo, wala nang mas lulungkot pa sa tao na nawalan na ng libog sa buhay. Tsaka naman ang name mo. Istorbo nyo pa ako sa pagbe-beauty rest ko dahil sa pangalan na yan. Oy. Maganda pa rin yung Adela. Oy, sa wakas, mababawasan na rin ako ng customer. Oy, kayo dyan! Sumunod na kayo sa kanya, ha? Salamat ulit. Uy, ayun na yung kasama mo. Sige na, ha? Ano? Okay na? Ito na yun. Nangyayari na talaga. Bakit ba kasi gusto mo talaga umalis, eh? Eh, kasi wala namang naniniwala na kaya ko. Kasi hindi siya naniwala na kaya ko. Yun yun. Lahat sila. Kala kasi nila, parang forever na yung pagiging puta. Hindi kayo. Magdadaanan mo lang yun sa buhay. Depende na yun sa'yo. Choice mo na yun kung magiging pokpo ka for life. Sa kanya yung ano, di ba? Mga damit dun sa box. Sa akin sinuot ko, oh, tatapon ko na yun. May tapon. Gagawin kong basahan yun. Parang malungkot. Ayan. Malanat ka. Mainit ka. Hanggat landi lang yan. Ang mahalaga, bago na yung pangalan ko. Kaibigan ka ba niya? Si Adela. Oh, parang ganun. Adela na pala ngayon. Alam mo, siya na taon na rin. Isang beses sa isang buwan, may bumibili sa akin ng 2 tray ng itlog. Pero wala namang kumukuha sa akin ng ganun karami. Iba-ibang tao ang inuutusan niya, kaya alam kong siya yun. Bakit? Hindi niyo po ba siya dalawin? Ang sabi ko naman sa kanya kasi,
pag pagod na siya magtrabaho, pwede naman siyang bumalik. Maghihintay lang naman ako eh. Alam niyo po ba yung trabaho niya? Sa tingin mo ba, kanina siya magmamana? Oh, talakay mo kaya sila. Huwag ka naman sa inyo. Ngayon pa, babago na pangalan ko. Di na. Ibang tao na ako. Pag ibang tao ka na, hindi ka natutulong sa kanila? Kaya naman na yung kinita mo nung isang gabi, di ba? Baka pwede naman magpahinga tayo ngayong araw. Mabuhay, ganun. Alam mo naman di nagpapahinga yung mga gastusin. Ito na tayo. Sabay tayo. Pwede namang mag-ipon muna tayo, tapos pagtanda natin, o doon tayo tumigil. Parang ano? Parang yung nanay mo. Tama naman ngayon, no? Negosyante na siya. Ayaw mo nun? Yung pera na pinampuhunan nila doon, tingin mo, saan galing yun? Katawan ko yun, Ram. Dito sila lumipat simula nung regular na ako nagpapadala ng pera sa kanila. Eh, gusto kong magawa sa pamilya ko yan eh. Yan nagawa mo sa kanila. Kita mo ba yan? Sino mo maigi? May sobra bang upuan? Wala, di ba? Tingin mo hinahanap ako ng mga yan? Hindi naman tayo masamang tao eh. Iba lang yung trabaho natin. Gusto kitang makasama. Alagaan natin yung isa't isa habang nagtatrabaho tayo ng sabay. Anong tayo? Saan ang galing yan? Ang normal na tao lang yan, Ram. Hindi ko maintindihan bakit hindi mo subukan makasama ako eh. Hindi kita iiwan sa ere tulad nung ginawa ng doktor na yon. Ano? Wala ba akong karapatan na magkaroon ng bagong simula? Tapos magjojowa pa ako ng pokpok din? Paano naman naging bagong simula yun? Yan ba talaga yung dahilan? Eh ano? So yung dahilan, o ba natatakot ka lang magsimula mag-isa? Diba? Kasi ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka niniwalang kaya mo. Dahil sa tingin mo, pokpok ka lang. Diba? Ganun naman yun? Dami-dami mo pa sinasabi.